Welcome back to my YouTube channel. It's me, John Aquaman. And for today is, this is my actually first vlog ulit. Actually, this is my latest vlog ulit after pandemic. So, it's already GCQ. So, matagal kasi ako nawalan ng work. So, ang daming struggles na nangyari. So, ngayon, I'm so blessed after nung birthday ko is nagkaroon kagad ako ng work. So, God bless talaga. Thank you talaga kay Lord kasi binigyan niya. Ayun yung pinakamagandang gift niya sa akin itong 2020 is yung hindi niya ako pinabayaan is nagkaroon ako ng work ulit. Kaso from a different atmosphere na work. Hindi, kasi yung work ko today is very far from my course. Bali, malayo siya sa pinag-aralan ko. And, ayun, so bali, bagong, para akong nag-aaral ulit. So, for today, for this vlog is, bibigyan ko kayo ng office tour. Office tour. Bali, tutur ko kayo kung saan ako nag-work today. Para, yun lang, for refreshment lang. Kasi wala pa ako ngayon. Mahirap pa. Lalo ngayon, even though na GCQ, mahirap pa mag-travel. So, bali, ngayon, yung ibang part ng Manila is, sila, nakabas na parang Egypt, which is gumagamit na lang ng card para makapag-travel. Eh, mahal na yun, parang 50 pesos balikin. Huh? So, today, mag-start na tayo. So, yun dito ako sa work. Actually, wala akong kasama today kasi lahat sila nasa meeting. So, ayun, okay na din. 1 minute, 37 seconds later. So, andito tayo sa entrance ng work namin. Ayan, so makikita mo merong kagad doormat. Bali, yung doormat na yan is galing yan sa Canada, guys. So nakita nyo naman sa logo niya. Tapos nakakarton siya ng palitaw. Very imported yan, no? Kung makikita nyo. Ano yung pinagkaingat-ingatan kaya nakakahoy siya. Nakapatong pa siya sa cover. So once na pumasok tayo, may another doormat ulit. Ito naman galing to sa Brazil. So bali, waterproof siya and also pwede mo siyang gawing pampandong sa ulo pag umuulan. So this one is, bali dito nagsusot yung mga visitor namin pag may mga bisita and ang aming sirang bandik lock. Sana gumana ka na yun, pero sana gumana nga siya kasi di lumalabas yung tinapay sa ibabaw. So here is, we have our HR desk. So wala kasi yung HR namin, so check natin ang kanyang office. Ayan ang kanyang electric fan. Bubuga mag-isa. So bali, si HR kasi is nasa meeting. So ako muna. So this one, tong kanyang office na magulo. So meron siyang printer, scanner, computer na walang wifi, and ba't may pagkain dito? Tsaka may chinelas, dito na ata nakatira yung HR namin. Masaya yung mga coupon band siya, mga files. Ang gulo ng table ng HR namin, di ko alam kung HR ba talaga siya. Ayan. So ito yung kanyang drawer. Itong drawer na to, maganda to eh. Depende sa mood mo kung saan mo siya lalagay. So si sadness, ganun, happiness, angry. By color siya, ganyan. So ito yung maganda sa kanya. Ito para tong elevated na sort ng mga files. Pero para siyang pwedeng lalagyan ng ulam sa bahay. Ang ganda kaya, sana may ganyan. Sana all meron. Then punta tayo sa table ko.
Yan, so ito yung table ko, guys. So nakita nyo naman. O, diba? Ang ayos naman. Ako nang... Bali, maayos. Ayan, ayoko kasi ng kalat-kalat. Bali, yung files lang yung makalat kasi medyo magulo pa yung work namin. So here... Ayan, binigyan pa ako ng rosary ni ma'am. So what do we have here? We have permits. Ayan, yung mga gamit ko. So ito yung favorite kong bottled water. Ayan, galing pa siya sa abroad. Joke. Hindi, gusto ko lang yung design kasi limited edition siya. Ayan, para siyang lalagyan ng gatas. Kung makapansin nyo, ang ganda. So ito yung printer ko, Sira. Sana gumana naman na siya. Ang hirap tuloy. Then this one is my laptop. And yung calendar namin. Ayan. So bali, yung calendar na yan, ano yan eh, hindi mo makikita yan kahit sa ang design. Bali, ano pa siya, pasadya. So, ito yung, hindi ko na ito drawer kasi madumi ito. Hindi, drawer ito ng mom ko, ng boss namin. Kaso medyo magulo pa kasi overload sila. Lalo na ngayon, bare months is magki-Christmas. So, busy lahat ng tao. And this one is my scheduler. Bali, hindi siya basta-basta scheduler. Bali, dito ko lahat, sinusulat lahat ng schedule ni ma'am, ganyan. Bali, nag-work kasi ako as an secretary and... treasurer head ng company. And this one is meron or yung mga nagtatrabaho or yung mga nandoon sa ano sa office na yan or sa bahay. So anyway guys, I hope that everyone na sana naging okay kayo lahat ngayon this pandemic kasi ang hirap talaga, especially nung ano ko yung recent jump ko bago ako mapunta dito kasi nung nag-ECQ, bigla na lang nila kaming tinanggal. Not totally tinanggal, pero nawalan kami ng schedule. Then, wala silang response kahit anong tulong or parang kahit anong update kung ano man mangyayari sa amin after ng ECQ, then GCQ. Wala silang sinabi at all. Then, may isang trainee na nagsabi na, nag-reach out siya ng for help or regarding sa concerns namin. Kaso, sinabi lang sa kanya ng boss namin na parang since kami ay trainee,
wala silang proof daw na part kami ng company. So, which is very awful or parang nakaka-open na okay sana kung kinausap kami ng maayos or na, or parang nagpasensya siya. So, ganun, nabinilay niya pa kami. But I'm glad, I'm blessed. Thank you talaga kasi nagka-work na ako. Kasi ang hirap, alam niyo guys, ang hirap magkaroon ng ano, ang hirap talaga mabuhay ngayon dito, lalo na dito sa Pilipinas, especially ngayong pandemic and magpapasko pa. Ang dami ko pang inaalak na regaluhan. And yung mga kapatid ko magbe-birthday pa. Also yung mga expenses mo pa sa mga pang-araw-araw like food, ano pa ba, electricity, bills, yun. Yung pang-araw-araw mong ginagastos. Ang hirap, alam mo may part na ako nung nag-pandemic, dumaan talaga ako sa depression na halos gabi-gabi talagang umiiyak ako kasi hindi ako nakatira sa parents ko pati sa mga kapatid ko, yet yung partner ko na-stuck pa siya doon sa Pampanga kasi walang travel nun pa Manila. So parang ano, parang 3 to 4 months or 5 months akong walang kasama na mag-isa lang ako. Ang hirap sobra na mabuhay, especially single ka, yet taxpayer ka pa, tapos hindi ka qualified sa mga ano ng DSWD, ng SAP, ganyan-ganyan. So, parang ang hirap mabuhay. Parang everyday nagpe-pray ako, ganyan na sana matapos na, and also yung sana bumalik na lahat sa normal. Then, ayun, after yung birthday ko, na nag-wish talaga ako, sabi ko na kahit ano na, kasi before nung normal life ko lang, gusto ko ng, may goal lang talaga ako na may bibilin akong ganito, na may isa-settle akong ganito. Kaso nung nag-pandemic, parang hinihingi ko na lang kay Lord na sana mag-co-work ako and also yung maging safe yung family ko tsaka yung mga friends ko, lalo na ngayong pandemic. Sa, yung sa, syempre yung virus, sa ano pala siya, di ba, kinonfirm na siya na sa hangin siya na bumuha. So, di ba, magugulat na lang tayo, isa natin katrabaho, meron na palang symptoms ng mga corona. So, ayun, sana mag-ingat-ingat po kayo, God bless. And if you are watching this and also wala ka, yung parang nag-i-struggle ka, wala kang work, mag-pray ka lang na mag-pray. Yun yung masasuggest ko sa'yo. Magdasal ka lang kasi alam mo, hindi mo alam isang araw baka yung Diyos hinahanda ka lang niya sa mas magandang kinabukasan. Kasi ngayon baka tinetas niya lang tayo or baka kaya hindi niya pa binibigay yung mga wishes mo sa kanya. Kasi baka hindi pa ngayon yung oras. Kasi baka isang araw magulat ka na lang, biglang buhos niya lahat yan sa'yo. Like nung nangyari sa akin, talagang dinire-diretso niya yung blessing sa akin after yung birthday ko na ang daming dumating. Sobra. I feel so blessed. Lalo na rin dito sa work ko. Kasi ang bait ng boss ko, talagang ano siya, napaka-low-key lang ng boss ko. And also yung mga ka-workmate ko, napaka-bait, napaka-buti po nila sa akin. Kaya sa akin siguro sa previous job ko, pinag-pray ko na lang din na sana maging successful sila. Even though na ganun yung ginawa niya sa akin. Sa akin nung previous company na pinagtatrabaho ko, sana maging okay din sila. Kasi wala namang may gusto dun sa nangyari regarding sa pandemic. Ayan, sa mga pagtanggal nila ng mga tao. Sana maging okay lahat. Sana bumalik lahat. And ayun lang guys. I hope na-entertain ko kayo for today. And I'm so sorry talaga kung matagal ako nawala sa vlog. Kasi nasira yung tripod ko. Baka meron naman. Meron naman dyan nag-sponsor ng tripod. Kasi ang hirap mag-travel, especially sa Divisoria. Hindi mo alam kung pwede na pumunta doon or kung paano ba yung travel doon. Lalo pa sa akin ngayon, natatakot din ako lumabas-labas ng bahay. Kasi syempre, yung iwas ka rin talaga sa COVID. Kasi ako nga, nagulat ako yung kalugar namin, meron ng COVID, di ba? So, ayun guys. So, if na-entertain ka, please don't forget to like, subscribe, and share my videos and vlogs. So, anyway, see you on my next vlog, guys. Sana sa next vlog ko meron akong tripod. Anyway, see ya!